Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, maraming mga tao na nagdiriwang sa araw na ito, mga kapatid. Araw na ika-25 ng December. At bagamat marami pang mga tao na magdiriwang sa ngayon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung titingnan natin kung kailan matawulid al-Masihu alayhi salam, kailan ipinanganak si Jesus, sumakanya ang kapayapaan maging sa panig ng hindi mga Muslim o sa panig ng Islam, ay wala kang makikita na eksakto na date o pitsa kung kailan ipinanganak si Jesus, sumakanya ang kapayapaan. Pati si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ipinanganak sa ikalabing dalawa ng Rabiul Awal, ay makikita natin na iba-iba ang mga pitsa. Ibig sabihin nito ay ang kapanganakan ng mga propeta tulad ng nabanggit natin ay hindi na importante. Dahil kung importante man na malaman, ay si Propeta Muhammad ang pinakahuling propeta, dapat ay wala ng pagkakaiba, pagkakasalungat ng mga pantas kung kailan siya ipinanganak. At kung alam ang tunay na kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sakali wala ng pagkakaiba, dapat ay pare-pareho din na ang lahat ng mga propeta, si Propeta Jesus, si Propetang David, si Propetang Moses, si Propetang Abraham, si Propetang Noah, si Propeta Adan, sumakanyang kapayapaan. Dapat ay alam na wala ng pagkakaibaan, wala ng salungatan ng mga pantas. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ano ang panig ng Islam, mga kapatid, tungkol sa kapanganakan ni Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. Ito ang talata na nagpapatunay kung kailan ipinanganak si Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan, pero hindi nangangahulugan na pitsa o araw ang sinasabi dito. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ, nung manganak si Birhing Maria, sumakanya ang kapayapaan, ay mayroong bunga ng palmera. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُزِّي إِلَيْكِ, ugain mo patungo sa iyo, patungo sa iyong harapan, bigizin naklati ang punong palmera o punong dates, tusakit alay ki rutaban janiya, at malalaglag sa iyo ang sariwa, rutab. Sariwa, rutaban janiya, sariwa at hinog na bunga ng palmera. Tingnan ninyo mga kapatid. Ibig sabihin ito mga kapatid, sabi ng mga pantas, malinaw sa talatang ito na kapanganakan ni Propetang Jesus, sumakanya ang kapayapaan, ay panahon ng pagbubunga ng palmera. Tingnan ninyo mga kapatid, panahon ng pagbubunga ng dates. Sa mga Kristiyano, makita mo na ika-25 ng December. Sa mga Orthodox, makita mo na sa January pa, January 6, yung iba ay January 7, ang kapanganakan doon ni Jesus, sumakanya ang kapayapaan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Fakuli washrabi wa qarri ayna, at kumain ka, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at uminom ka sa tubig, wa qarri ayna, ikaw ay maging masaya dahil sa bata na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, linisin natin ang ating puso't isipan mga kapatid sa pamagitan ng pag-unawa natin sa mga talata, mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating relihiyon na relihiyong Islam mga kapatid ay napakaganda. Ang mga talata sa banal na Quran, nakikita natin, nababasa natin, naririnig natin, napakaganda sa bawat talata na marinig natin, alhamdulillah, nadadagdagan ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin nito mga kapatid ay magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo ay nakagawa, dahil hindi natin ay pagkakaila, minsan ay alam na natin sa ngayon, pero dati ginagawa natin. Minsan ay kahit na alam na natin na hindi pwede na gawin natin bilang mga Muslim, pero dahil sa pakisama
O dahil sa minsan nakakaligta natin dahil sa mga kasiyahan na kung saan ay happy-happy, sumasabay tayo sa happy-happy. Dapat ang isang Muslim ay mayroong prinsipyo. Isang lalaki, mga kapatid, na nabanggit ni Thabit bin Dhahhak. Si Thabit ay sinabi niya na nazara rajulun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama an yanhara ibilan bibawana. Nagkaroon ng matinding pangako o panata ang isang lalaki sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na siya ay magsakripisyo o kaya ay kakatay ng hayop doon sa lugar na bawana. Ibig sabihin ito, ayon sa mga pantas, ay ito ay malapit sa, sabi nila na, yalamlam. Fa'atan Nabiya sallallahu alayhi wa sallam faqala, ya Rasulallah, inni nazartu an anhara ibilan bibawana. Usugo ng Allah, siya dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at sinabi niya, usugo ng Allah, katotohanan na ako ay nagkaroon ng matinding pangako, nazr, panata. Kapag sinabi na nazr, mga kapatid, kailangan natuparin mo ito. Kapag nangako ka, kailangan natuparin mo. Maliban lang kung pangako na sumasalungat ha, sa pananampalatayang Islam. Nangako ako, sabi niya, nagkaroon ako ng nazr, panata, na kakatay ako ng hayop sa lugar na bawana. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Qalu la. Tinanong ni Propeta ang mga sahaba, ang mga tao. Sabi niya, mayroon ba dyan sa lugar na yan na wathan, ibig sabihin ay mga idol, mga idols na sinasamba ng mga tao, mga diyos-diyosan na sinasamba ng mga tao? Sinabi nila, la. Sinabi ng mga sahaba ni Propeta, wala. Tinanong naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha aidun min ayadihim? Sa panahon na iyan, mayroon ba, sabi niya dyan, na id, ibig sabihin ay fiesta, na sila ay nagfiesta dyan, o kaya ay panahon na pinagfiestahan nila, mayroon ba? Kalula, sinabi nila na wala po o Propeta. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awfi binazrik fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Tingnan ninyo, mga kapatid, isagawa mo, tuparin mo na ang iyong panata, tuparin mo na ang iyong matinding pangako na magkatay ng hayop, sapagkat hindi pwede na tutuparin ang pangako, matinding pangako, ang nazar, kapag ka ang nazar ay ibig sabihin ay sa pamamagitan ng tinatawag na ma'siyatillah ay labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya yung nazar na imposible na mangyayari ay hindi yun dapat natuparin, kasi imposible na mangyayari ang mga ganun. Kaya alam natin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, sabi ng mga pantas na an-nazru ada'un nazri faryada, yung pagsasagawa, pagtupad ng mga matinding pangako ay ibig sabihin ay ito ay obligado. Obligado na isagawa natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Fa kayfa idza jaa muslimun la nazra wala faridata wala wajib wa huwa yaf'al wa yahtafil wa yuqallid? Kung ang nazar ay ito ay obligado, dapat na isagawa, kung hindi naman ito labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano sa palagay natin ang isang taong Muslim na gagawin niya na mag-celebrate, voluntary, na pagsagawa ng tinatawag na celebration o kaya ay pagdiriwang sa araw na wala sa katuruan sa Islam? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang talata na mababanggit pa natin sa ngayon na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ito ang ilan sa mga palatandaan, katangian ng taong mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, silang mga tao na hindi sumasaksi sa kabulaanan. Nabanggit sa
pagpapaliwanag ng mga pantas sa Islam na sinabi nila, walladhina la yashhaduna az-zur, walladhina la yahduruna az-zur. Yung mga tao na hindi umaatin sa mga kabulaanan. Ibig sabihin, al-kadhib wal-batil. Hindi umaatin sa mga kasinungalingan o kaya ay mga kasalanan. Wa idha marru bil-lagwi marru kirama. At kapag kadumaan sila sa lipon na masamang pag-uusap, minal kalamil kabih, yung lipon na nag-uusap na walang katuturan, o kaya nagtitipo-tipo na mga masasamang mga gawain, marru kirama, ibig sabihin ay dadaan sila ng mayroong dangal. Anong ibig sabihin nito sa pagpapaliwanag? Ay ibig sabihin ay marru kirama muwaridin anhu. Ibig sabihin ay yung dadaan sila na ipahahalata nila na hindi nila nagugustuhan na gawin yun at hindi nila nagugustuhan na gawin ng kanilang mga kapatid. Pero hindi naman ibig sabihin na dadaan na kung saan ay bastos o kaya ay mga masasamang ginagawa. Basta dumaan lang ay ibig sabihin, sabi ng mga pantas, ay dumadaan doon na moridin anho. Ibig sabihin ay hindi nila nagugustuhan ang pagdaan. Ni pagdaan lang mga kapatid. Ni pagdaan sa mga pulong na walang katuturan mga kapatid. Paano naman mga kapatid kung kusa na pumupunta sa mga pulong, sa mga selebrasyon, sa mga pagdiriwang na kung saan ay wala sa katuruan ng Islam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bilang mga Muslim ay kailangan ay mayroon tayong binabasihan sa lahat ng mga ginagawa natin sa banal na Quran, sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit anong gawin natin, nagpagsalungat, paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa rin mababawasan ang kakayahan, ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat sa atin na sumunod lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi tayo magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ang ating sermon sa ngayon ay mayroong natatamaan. Dinideliver lamang natin. Kung tayo man ay nakagawa bilang mga Muslim ng mga selebrasyon, makihalubilo ng mga selebrasyon, Christmas, Pasko, magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ay huwag nang ulitin. Patawarin tayo ng Allah, maghingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil bilang tao, tayo ay nagkakamali. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan ang Allah, pinapatawad niya ang lahat ng mga kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim. Katotohanan na siya ang higit na nagpapatawad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.